Tayong pong lahat ay manalangin. Banal naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa pagtawag mo sa amin sa gitna ng napakaraming tao sa mundong ito sa huling panahon na iyong itinakda upang maunawaan ang dakila at kamangha-manghang biyaya ng Diyos na nagligtas sa amin. Nagpapasalamat kami sa Panginoon sa pag-akay sa napakaraming tao na maligtas noong nakaraang linggo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At maraming salamat po sa katotohanan na ang Ebanghelyo ng Panginoon ay aktibong ipinapangaral sa buong mundo at maraming kaluluwa ang naligtas. Kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay taus-pusong nananalangin na gabayan at tulungan mo kami upang makapaglingkod kami sa Diyos at mabuhay para sa iyong kalooban at kalwalhatian sa nalalabing oras ng aming buhay. Ang mundong ito ay puno ng kasalanan araw-araw. At ito ay isang tunay na mahirap at mapanganib na mundo kung saan hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa isang araw. Kung wala ang proteksyon at tulong ng Diyos, hindi namin magagawang mabuhay sa masamang mundong ito. Panginoon na siyang namamahala sa aming mga kahinaan, panghawakan mo kami sa aming mga kahinaan at patnubayan mo kami upang mamuhay ng karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos sa natitirang bahagi ng aming buhay. Kung may mga kaluluwa pa rin sa amin na hindi tunay na nakaunawa ng pag-ibig ng Diyos, naway buksan ng Panginoon ang kanilang mga puso upang maunawaan nila ang biyaya ng Diyos. Sama-samang tumanggap ng kaligtasan at akayin sila upang magkaroon ng walang hanggang pag-asa sa langit. Naniniwala kami na ang Panginoon mismo ay makakasama, mangunguna, at tutulong sa maraming iglesia sa buong mundo. Nawa sa lahat ng mga kapatid na nangangaral ng Ebanghelyo ay mapuspos ng salita, karunungan at kapangyarihan ng banal na Espiritu upang mas matapang nilang maipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon. Bigyan mo kami ng karunungan upang mabuhay para sa Panginoon. At mangyaring ituro sa amin ang salita ng Panginoon, ang banal mong kalooban at ang mga bagay na dapat naming gawin sa pamagitan ng salita ng Panginoon at ng Espiritu Santo. Kami ay nananalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Tignan po natin sa ating mga Biblia. Buksan po natin sa Juan chapter 15. Babasahin ko po ang Juan chapter 15, verse 1 hanggang 5. Ito po'y sa Bagong Tipan. Juan chapter 15, verse 1 hanggang 5. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili malibang nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Nung nakaraang linggo, araw-araw tayong nagtipon upang masigasig nating pag-aralan yung salita ng Diyos. At sa pagkakataong ito, maraming mga baguhan ang dumalo at nakinig sa salita hanggang sa huling araw. Nakilala nila ang Diyos sa pamagitan ng Biblia
at tinulungan sila ng Panginoon upang maunawaan ang biyaya ng Diyos at tumanggap ng kaligtasan. Kaya sa pagkakataong ito, nakikita natin yung maraming mga taong naligtas at nagalak. Ang katotohanan na naunawaan natin ang pag-ibig at biyaya ng Diyos na ang ating mga kaluluwa ay naligtas ay ang pinaka nakakamanghang bagay habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. At ang Diyos na lumikha ay nagplano at sumunod, ipinadala niya yung kanyang bugtong na anak sa mundo sa anyo ng isang tao upang pasanin ang lahat ng kasalanan ng mga makasalanan sa pamagitan ng kanyang sariling katawan at tinanggap ang sumpa at paghatol na nararapat sa mga makasalanan. At ibinuhos ang kanyang dugo upang malinis ng Diyos magpakailanman ang ating mga kasalanan. Ang mga nakakaalam at naniniwala sa biyaya ng Diyos ay naligtas. Tumanggap ng buhay na walang hanggan at naging mga anak ng Diyos. Ang biyayang ito ang pinakadakilang gawa ng Diyos. Ang katotohanan na naunawaan natin ang biyaya ng Diyos at nakatanggap ng kaligtasan ay kamangha-manghang himala sa lahat ng mga gawa ng Diyos. Nagpapasalamat tayo at nagpupuri sa Diyos sa pagpapahintulot niya sa mga bagong nakaunawa sa pagliligtas ng Diyos, na magsimula ng bagong buhay at upang ang mga naligtas ay makadalo sa pagtitipon ngayong Linggo at manalangin ng sama-sama, umawit ng mga himno at mamuhay ng magkasama sa natitirang bahagi ng kanilang buhay para sa kalwalhatian ng Diyos. Yung katotohanan na tayo ay naligtas ay nakatala sa maraming paraan sa Biblia. Gaya ng nakatanggap tayo ng isang malaking set ng regalo, maraming bagay yung nasa loob nito. Una, nakatanggap tayo ng kapatawaran ng mga kasalanan, kaligtasan, buhay na walang hanggan, pagiging born again, anak ng Diyos, tagapagmana ng Diyos, at ng Espiritu Santo. Ang pagtanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan, yung pagtanggap ng kaligtasan, at yung pagiging naipanganak na muli ay hindi magkakahiwalay na nakukuha. Iyon ay dahil mali yung pagkakaunawa mo sa Biblia. Natanggap natin ang kamangha-manghang biyayang iyon ng magkakasama. Natanggap natin yung biyaya ng Diyos ng walang anumang kapalit. Ang biyaya ay ibinigay ng libre. Tinanggap natin ito sa pamagitan ng pananampalataya. Lahat ng mga bagong ligtas na narito ngayon, welcome at nagagalak kami sa pangalan ng Panginoon at sama-sama nating niluluwalhati ang Diyos. Ngayon, yung natitirang buhay ng mga naligtas na Kristiyano ay napakahalaga mula ngayon. Kapag ang isang tao ay pinanganak, meron siyang ama at ina na nagsilang sa kanya. Meron siyang ate at kuya at tito at tita at meron siyang sariling pamilya. Naging bahagi siya ng pamilya. Hindi po siya nag-iisa, bahagi ng isang pamilya. Gayun din naman, nationally. Kapag ipinanganak ka, nakatira na ka na ngayon bilang isang mamamayan ng bansang iyon. Kapag pumasok ka sa school, may mga kapwa mag-aaral na pumapasok sa parehong paaralan. Sa trabaho, doon may iba kang kasamahan. Yung pamumuhay po sa mundong ito ay hindi nag-iisa. Ito ay isang lipunan kung saan ay namumuhay ng magkakasama. Hindi po ba? Kung titingnan natin yung mga isda, yung maliliit na isda, yung malalaking isda, sila po ay namumuhay ayon sa kanilang uri. Hindi ka mabubuhay ng mag-isa. Mula nang tayo ay maligtas, mayroon na tayong isang ama sa langit. May mga kapatid na babae, lalaki, may isang pag-ibig ng Diyos at isang pananampalataya at pag-asa. Tunay na kamangha-mangha na maging bahagi ng espiritual na pagkamamamayan. Kailangan nating malaman iyon. Ngayon, kapag naligtas ka na, ikaw ay isang individual. Opo, nung naligtas ka, ikaw ay isang individual. Ngunit, pagkatapos mong maligtas, hindi ka na nag-iisa. Ang Diyos, Ama, si Jesucristo at ang Banal na Espiritu ay magkakasama. At kasabay nito ay yung mga taong nakaunawa ng biyaya ng Diyos. Tayo po ay magkakasamang namumuhay bilang isang mamamayan habang nabubuhay sa mundong ito.
Ito ang una kong gustong sabihin sa inyo. Hindi po tayo nag-iisa at hindi tayo natatakot. At wala tayong dapat kaingitan sa mundong ito. Wala tayong dapat ikatakot. Kasama natin ang Panginoon. Mahalagang malaman muna natin na tayo ay naging bahagi ng banal na kapulungang ito. Ngayon, kung titingnan mo ang mga salitang nabasa mo, ang sinabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, ang tunay na puno ng ubas. Ang aking ama ang tagapag-alaga ng ubas." Nilikha ng Diyos ang tao at bagamat nagkasala ang tao, iniligtas ng Diyos ang mga makasalanan. Ginagabayan ang mga naligtas sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu. At tinutulungan sila hanggang sa makapasok sila sa walang hanggang kaharian ng langit. Kaya tulad ng magsasaka na nagtanim ng puno ng ubas, nagdidilig dito o nadilig nito at inalagaan ito upang mamunga. Ginawa ng Ama sa langit ang kanyang bugtong na anak at si Jesus na tunay na puno ng ubas at ang mga taong naligtas ay tulad ng mga sanga na nakakabit sa puno ng ubas. At ngayon, ang magsasaka na nagtanim ng puno ng ubas ay nanaisin na mamunga ng maraming bunga yung puno. Kaya, ipinapaliwanag ng Panginoon ang mahalagang katotohanan ito sa pamagitan ng isang talinhaga sa pamagitan ng mga praktikal na bagay na maunawaan ng sinuman. Doon sa verse 3, kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Ano po yung ibig sabihin ng malilinis na kayo sa pamagitan ng salita? Higit sa lahat, sinabi ng Diyos na ipinadala niya yung kanyang bugtong na anak sa anyo ng katawan ng isang taong walang kasalanan upang pasanin ang mga kasalanan ng mga makasalanan. At ang isang tao ay namatay para sa lahat at naging malinis. Doon po sa Isaiah chapter 53 verse 5, sinabi roon, "Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo." Ayon sa Diyos, kinuha ni Jesus ang hagupit at paghatol sa halip na tayo. At sinabi na hindi na tayo hahatulan. Ito ay isang nakakamangha na pahayag. Kaya naunawaan natin ang biyaya ng Diyos sa Bibling ito at pinatawad ng Panginoon ang ating mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng kanyang mahalagang dugo at naunawaan natin ang biyaya ng Diyos at nakatanggap ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya. Ang Biblia o ang Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos ay kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Ang ating mga kaluluwa ay nilinis sa pamagitan ng pakikinig at pagkaunawa sa Ebanghelyo ng salita ng biyaya ng Diyos. Ayon sa Colossians 1:6 na dumating sa inyo. Ang Ebanghelyo ito ay dumating sa inyo at ang Ebanghelyo ay nagsimula doon sa Jerusalem at dumating sa kanluran at ngayon ay naikakalat sa silangan hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. At sa huli, ito ay dumating sa atin mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Merong biyaya ng Diyos sa Ebanghelyong ito at naunawaan ng tao ang biyayang ito at sila ay naligtas. Ang araw na tunay mong naunawaan ang biyaya ng Diyos ay ang araw kung nang ikaw ay maligtas, kung kailan ka naligtas. Ito ay isang beses lamang sa ating buhay. Merong araw kung kailan tayo ipinanganak sa laman at meron din namang araw kung kailan na ipanganak ang ating kaluluwa. Maaring makalimutan mo yung petsa na iyon dahil ito ay panandalian na pangyayari mula ng araw na tunay na naunawaan ko yung biyaya ng Diyos. May ilan po na pumupuno sa atin na nagsasabing, sapat na yung maniwala sa Diyos? Ano ba yung dapat namin na maunawaan? Sinasabi na, sapat na daw po. Gayunpaman, maraming mga talata sa Biblia ang dapat mong maunawaan. Taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa ay gaya ng hayop na namamatay. Sa Mateo chapter 30, ang napahasik naman sa mabuting lupa ay iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito. Maraming mga salitang dapat maunawaan sa Biblia. Ito ay upang
Maunawaan at manampalataya sa biyaya ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang tutulong sa atin upang maunawaan at paniwalaan ito. Hindi natin magagawang maunawaan yung biyaya ng Diyos sa pamagitan ng ating sariling pag-iisip at kaalaman. Hanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Binubuksan ng Diyos ang puso ng mga tunay na naghahanap ng katotohanan at pinauunawa sa kanila iyon. Kaya nga, ito yung dahilan bakit ating nalaman na unawaan sinampalatayanan yung Ebanghelyo at nakamit ang buhay na walang hanggan. Tignan natin doon sa Juan chapter 17 verse 3, sinabi, at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at sa Jesucristo na iyong sinugo. Una, makilala ang Diyos. Sunod, kapag nakilala na natin ang Diyos, dapat mong malaman kung sino ka, kung ano yung halaga ng iyong buhay at kung gaano ka kahalaga sa harapan ng Diyos. Nanili ka ayon sa kanyang larawan. Gayunman, dapat din nating maunawaan na tayo ay mga miserableng makasalanan sa harapan ng Diyos at tayo ay nakatakdang hatulan at wasakin ng Diyos. Subalit, kasabay nito, hindi tayo iniwan ng Diyos na nag-iisa. Sa halip ay sinugo niya ang kanyang tanging anak upang iligtas tayo, kaya binayaran ng Diyos ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang tanging anak. Kaya nga, upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinuman, ayon dun sa unang Juan chapter 2 verse 2, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin kundi para sa kasalanan ng buong sanlibutan. Upang masolusyonan yung problema natin sa kasalanan sa harapan ng Diyos, sinugo niya yung kanyang tanging anak upang ipagkasundo tayo sa Diyos. Siya yung kabayaran para sa ating mga kasalanan. Hindi lamang para sa ating mga kasalanan, kundi para rin sa kasalanan ng buong sanlibutan. Sa katunayan, gaano man karaming mga tao ang magkasala dito sa sanlibutan at gumawa ng masamang bagay, sila ay pinagkasundo sa Diyos. Ito yung kapayapaan ng Diyos. Ang isang makapangyarihang bansa ay nagdideklara ng kapayapaan, subalit paanong kung ang isang maliit na bansa ay hindi tinanggap ang kapayapaan at nagpatuloy sa digmaan? Kung gayon ay mapapahamak sila upang ipagkasundo tayo sa Diyos at naging kaaway natin dahil sa ating mga kasalanan, isinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak na namatay dun sa krus upang ipagkasundo tayo sa kanya. Lahat ng puot ng Diyos sa atin ay nalutas na at ngayon ay meron na tayong kapayapaan. Ngayon ay inabot na sa atin ng Diyos ang kanyang kamay at ang tanging gagawin lamang natin ay hawakan ang mga iyon. Hindi ba at ganun lang kadali iyon? At pagkatapos ay niyakap at tinanggap tayo ng Diyos. Kaya sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. At pagkatapos nating maligtas, ang unang bagay na dapat nating malaman ay ang ating tadhana ay ganap ng nabago. Doon sa Juan 5:4, sabi, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa hatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ngayon ay hindi na tayo mahatulan pa dahil ang Panginoon ang nahatulan sa halip tayo. Wala nang anumang iahatol sa atin dahil tayo ay nailipat na sa buhay mula sa kamatayan. Inilipat tayo ng Panginoon mula sa ating tadhana na mawasak tungo sa buhay na walang hanggan. Mula sa kamatayan, tungo sa buhay. Ang ating tadhana ay nabago. Yung ating posisyon ay nabago. Ngayon, bago ang kaligtasan, may isang tao na nagkasala ng una. Ito ay si Adan. Sapagkat kung paanong sa pamagitan ng pagsaway ng isang tao, ang marami ay naging makasalanan. Ang lahat ng napasailalim ng kapalaran tulad ng kay Adan, sila ay nasa ilalim ng kasalanan. Tayong lahat ay napasailalim sa katulan ng puot ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng kamatayan. Kaya nga dun sa 1 Korinto, chapter 15, verse 22, sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Ang hindi ligtas ay nasa ilalim pa din ni Adan, nasa kasalanan na nakatakdang mapahamak. Subalit, kapag ikaw ay naligtas, ikaw ay nailipat na mula kay Adan tungo kay Kristo, tungo kay Jesus. Ito ay pagkalipat mula sa kamatayan tungo sa buhay.
Ngayon, sabi dito, kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kaya yung ating kaluluwa ay nalinis na. Sabi, nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Opo, nilinis. Ako ay nilinis na sa mga kasalanan at ako ay naging malinis na sa paningin ng Diyos tulad ng isang ketungin na naging malinis. Hindi na muling aalalahanin ng Diyos ang mga kasalanan o mga kasamaan man. Hindi na tayo muling mahatulan pa. Tinanggap niya tayo bilang mga malilinis. Ang isang makasalanan ay naging taong matuwid, kaya sinabing, manatili kayo sa akin. Sinabi ng Biblia, kapag ikaw ay naligtas, ikaw ay manatili sa Diyos. Pagkatapos na maligtas, ang ating buhay Kristiyano ngayon ay ang buhay na nananatili sa Panginoon. Hindi ko po ito maipapaliwanag sa lahat sa maikling oras dahil dapat po natin itong matutunan step by step. Kung ang isang ama ay isang hari at ikaw ay ipinanganak sa palasyo, kung gayon, ikaw ay isang prinsipe, tama po ba? Ngayon, ang buhay mo sa loob ng palasyo bilang isang prinsipe ay nagsimula na. Tayo na mga makasalanan ay naging matuwid at ang taong mapapahamak ay naging mga anak ng Diyos. Kahit na nabubuhay tayo sa sanlibutan, hindi na tayo taga-sanlibutan. Sinabi po doon sa taga-Filipos chapter 3, verse 20, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Kapag sila ay ipinanganak sa South Korea, sila ay mamamayan ng South Korea. Kapag sila ay ipinanganak sa Pilipinas, sila ay mamamayan ng bansang Pilipinas. Kapag sila ay naligtas, silang mga ligtas ay mga mamamayan ng kaharian ng langit. Ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Kaya nga, tayo ay mga tinawag na mayroong dalawang pagkamamamayan o dalawang nationalities. Ang ating katawan ay mamamayan ng bansang ito kung saan tayo ipinanganak at yung ating kaluluwa naman ay mamamayan ng kaharian ng langit. Meron din tayong visa. Hindi mo na kailangan pang sumakay ng eroplano dahil dadalhin tayo ng Panginoon bilang tayo. Kaya ang lugar na ating inaasam ay hindi ang sanlibutan. Kung saan mabubuhay tayo ng walang hanggan ay hindi dito sa sanlibutan. Sa Apocalypse chapter 21 verse 1, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. Ang bagong langit at ang bagong lupa ay tumutukoy sa walang hanggang kaharian ng langit. Ang unang langit ay ang unang lupa na nasa Genesis chapter 1 verse 1, tayo ay nabubuhay sa mundong ito na nilikha ng Diyos. At kapag ito ay maglaho, tayo ay magkakaroon ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Ang perpektong mundo, banal at malwalhating gaya ng Diyos na kung saan wala ng anumang pagluha, kamatayan, kasalanan o sumpa o isang walang hanggang mundo kung saan lahat ng mga naligtas ay naninirahan kasama ng Panginoon at ng mga anghel na naipaliwanag ng detalyado doon po sa aklat ng Apokalipsis. Niligtas niya tayo upang ibigay sa atin ang kaharian. Kaya kahit ang katawan natin ay naninirahan dito sa sanlibutan, yung ating kaluluwa ay kabilang sa langit upang tayo ay makapasok sa kahariang ito. Nang tayo ay maligtas, naligtas tayo mula sa pagiging isang miserableng makasalanan. Pagkatapos nating maligtas, ang ating kalagayan ay naging taong matuwid at tayo ay naging mga anak ng Diyos. Gayunpaman, yung ating puso ay nasanay na gumawa ng kasalanan na ating namana sa pagiging likas na makasalanan mula sa panahon ni Adan. Gaya ng pasyenteng nasa matinding karamdaman. Para tayo makalampas sa kamatayan at gumaling sa nakakamatay na sakit, kailangan nating tumanggap ng lunas at gumaling upang mapanumbalik ang ating kalusugan. Gaya nito, pinamamahalaan tayo ng Diyos hanggang sa makapasok tayo sa kaharian at maging taong karapat-dapat na makapasok rito. Natutunan po natin ang mga bagay na ito, step by step, matututunan po natin ito. Anyway, ang ating kaligtasan ay tapos na. At mula dito, nagsimula na yung ating buhay Kristiyano. Pagkatapos, ano po ang dapat nating malaman? Sabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin. Ano pong ibig sabihin ng manatili kayo sa Panginoon? At paano tayo mananatili sa Panginoon? Sapat ba na ipikit natin ang ating mga mata at manalangin at magbasa ng Biblia? Ang magsikap bang gumawa ng mabuti ay pananatili po ba sa Panginoon?
Oh, ang maging masipag na magpunta sa church ay ibig sabihin ba ng pananatili sa Panginoon? Yung salitang manatili sa Panginoon ay naglalaman ng napakaraming mga bagay. Sa madaling salita, tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos at tayo ay nagpapatuloy na mabuhay sa biyaya na ito. Kapag natanggap mo yung buhay mula sa iyong mga magulang, matatanggap mo rin yung kanilang pag-ibig at sila na nagsilang sa iyo ay magbibigay sa iyo ng lahat ng pangangailangan. Habang ikaw ay bata pa, inaalagaan ka nila. Pinapalitan nila yung iyong damit, pinapakain ka, binabantayan ka sa lahat ng oras. Hanggang sa lumaki ka, dapat kang manatili sa kandungan ng iyong magulang. Tama po ba? Hanggang sa ikaw ay lumaki. Dapat na ikaw ay nasa ilalim ng pagmamahal at pag-aalaga ng iyong pamilya. Kapag yung isang bata ay ipinanganak, lahat ng pamilya, yung tatay, yung nanay, yung kuya, ate, tito, tita ay titingin sa kanya at sasabihin araw-araw, "Oh, peekaboo, peekaboo." Kaya sasabihin naman ng bata, "Ay, naiinip na ako." Sa gabi, yung gagawin ng bata ay lihim at dahan-dahang aalis at tatakas sa hinukay ng aso. Pagod na ako sa bahay na ito, kaya aalis ako upang tignan ang sanlibutan. Paano kung gagapang siya sa hinukay ng aso? Lalapit yung aso at kakagatin siya. Kapag may napadaan, sasabihin ng tao, anong klaseng bata ito? Kaya siya'y dadalhin doon sa bahay ampunan. Kung hindi siya mahanap ng kanyang magulang, siya'y magiging ulila. Ano yung susunod na mangyayari? Siya ay magpapagala-gala. Hindi niya imaigagalaw ng normal ang kanyang katawan. Hindi siya makakapag-aral, hindi siya magkakaroon ng magandang pagkatao, kaya hindi niya na dapat iniwan yung kanyang magulang at kanyang pamilya. Yung salitang manatili sa Panginoon ay nangangahulugang pananatili sa kasaganahan ng biyaya na patuloy na ibinibigay. Nasaan yung biyayang ito? Ito'y nasa church. Merong biyayang patuloy na ibinibigay sa mga ligtas. Kaya nga, dun sa Juan chapter 1, verse 16, at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Ang kasaganahan ng kanyang biyaya, may biyayang nagligtas sa atin at may biyayang patuloy na ibinibigay ang Diyos pagkatapos nating maligtas. Biyaya. Mayroong biyaya na patuloy nating tinatanggap at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. At sa Juan Gis, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganahan. Nang maligtas tayo, natanggap natin yung buhay ng Diyos ng may kasaganahan. Ibig sabihin na patuloy tayong tinutustusan ng Diyos ng kanyang biyaya. Give me more, always give more. Grace is plentiful, but always gives more. Patuloy siyang nagbibigay ng buhay at pag-ibig. Patuloy tayong tinutustusan ng Diyos ng kanyang biyaya at buhay. Paano? Dapat tayong manatili sa bisig ng ating pamilya. Dapat tayong naroon. Kailangan lang nating manatili sa gitna. Manatili. Hindi ito nangangalugang meron tayong dapat gawin. Kung nasaan ako, ito ay mahalaga. Kaya manatili ka sa akin. Tayo'y maingatan kung tayo'y nasa kasaganahan ng biyaya, buhay at proteksyon ng Diyos. Tama po ba? At sa pamamahala niya, dapat tayong nasa biyaya, buhay at pag-iingat at pamumuno ng Diyos. Gaano ba nga kalupit at kasama ang mundong ito? Anong mangyayari sa batang walang patuloy na pag-aalaga, paggabay at pag-iingat ng magulang? Kung lalabas siya, maaari siyang mamatay kung may mangyaring masama. Kung hindi naman siya mamatay, anong mangyayari sa kanya? Kaya nakakatakot isipin. Kaya bilang mga naligtas, bilang anak ng Diyos, tayo'y inihiwalay bilang mga taong pupunta sa langit at dapat tayo'y naroon sa grupong iyon. Ito'y grupo ng mga taong naligtas. Hindi na ako nag-iisa, nasa grupo na ako, kaya mahalaga na malaman ko yung katiyakan patungkol dito. Hindi ako nag-iisa sa aking Christian life. Nang tayo ay maligtas,
tayo'y mag-isa, subalit ngayon ay nasa grupo na tayo ng mga ligtas. Kasama na tayo ng mga ligtas. Tingnan po natin doon sa 1 Corinto chapter 1. 1 Corinto chapter 1. Basahin natin mula doon sa 1 Corinto chapter 1 verse 9. Mula verse 8 hanggang 9. Siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay tapat na sa pamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Hesukristo na ating Panginoon, sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung araw ng ikalawang pagdating ng Panginoon. Ngayon, sa mga naligtas, habang nabubuhay pagkatapos maligtas, ay pupunta tayo sa Panginoon pag siya ay namatay. Yung espiritu papasok sa paraiso at yung katawan ay sa libingan. Hindi na mahalaga kung ito'y ililibing o ikikremate sa araw na dumating ang Panginoon. Kung titingnan natin dun sa Juan chapter 5 verse 28 hanggang 29, sapagkat dumating ang oras ng lahat na nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang gumagawa ng mabuti ay tutungo sa pagkabuhay na muli sa buhay at ang gumagawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Ang gumawa ng mabuti. Silang naligtas ay natural na nabubuhay ng maayos. Ang pagkakakilanlan sa isang ligtas ay naging matuwid siya. Hindi lamang siya matuwid kundi maari siyang mamuhay ng matuwid bilang anak ng Diyos. Hinuhubog tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang biyaya, buhay at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Habang sila'y nasa pag-ibig at pag-aalaga ng ina, hindi ba sila gustong palakihin ng kanilang mga magulang ng kagaya nila? Iniwan ba ng Diyos ang mga naligtas? Hindi po. Nang patuloy hanggang sa sila'y tumayo sa harapan ng Panginoon. At kapag bumalik na ang Panginoon, sila'y magiging kagaya ni Kristo at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira. Kung titingnan natin sa chapter 15 ay sinabi na may tinig ng Arkanghel sa huling araw. Kaya nga po dun sa 1 Corinto chapter 15 verse 51 hanggang 53 sabi, tayong lahat ay babaguhin sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin, sapagkat kailangan ng isang may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at ito'y may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Kayun din po doon sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng Arkanghel at may trumpeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Ito ko yung tinatawag na ikalawang pagdating sa papawirin. Yung pangalawang pagdating doon po sa papawirin. Yung isang nakakadiring uod, sila yung umangat-ngat ng mga dahon ng puno at sila yung gumagapang. Nakakadiri po. Ano kaya mangyayari sa kanya sa loob ng kukun at sa paglabas nito? Ito ay magiging paru-paro. Ito ay lilipad at ito ay naging paru-paro. Naging magandang paru-paro. Oo, bagamat mukhang mahina ang paru-paro, ito'y lumilipad patungo sa karagatan. Ito'y nakakamangha. Kung titignan natin ang palabas sa TV tungkol dito, talagang mamamangha tayo. Kung paano ang nakakadiring uod na ito ay nagiging paru-paro. Isang mababa at hamak na katawan ay babaguhin sa isang malwalhating katawan gaya ng Panginoon sa kanyang muling pagdating. Kung titignan natin doon sa Filipos 3:21, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian. Hindi tayo makakapunta doon gamit yung ating katawang ito. Kaya sasalubungin natin siya sa papawirin. At kung titingnan natin doon sa 2 Thessalonica chapter 2, sinabi na ang lahat ng mga banal ay tatayo sa harapan ng Diyos sa kanyang pagdating. Sila ay magkakatipon silang lahat
na mga naunang naligtas at gayon din yung mga naligtas na nasa mundo ay babaguhin. Kaya tayo'y titipunin sa harapan ng Panginoon. Hindi ko lubos maisip kung gaano ito magiging napakadali. Sinasabing tayong lahat ay titipunin sa harapan niya, tayong lahat. Ngayon, ito yung pinakadakilang pag-asa ng mga Kristiyano. At mula ng sandaling iyon, at gayon ay makakapiling natin ng Panginoon magpakailanman. Hindi na muli tayong mahihiwalay sa Panginoon, kundi mabubuhay magpakailanman sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, naghihintay tayo sa pagpapakita ni Hesukristo. Kung kailan darating ang Panginoon? Well, hindi natin alam. Yung mga tao sa mundong ito ay iniisip lamang kung paano kikita ng maraming pera, mamumuhay at kakain ng sagana. At sila'y nagkakasakit, tumatanda at namamatay. Gaano ba sila katagal mabubuhay na sila'y napakasakim? Subalit sa atin na ng mga naligtas ay pupunta sa Panginoon, pag tayo'y namatay, takot po ba kayo namatay? Ako, hindi po ako takot mamatay. Totoo po. Kung mabubuhay ka ng isang araw na mas maikli sa mundong ito, ay mabubuhay ka naman ng isang araw na mas mahaba sa langit. Ano po yung mas mabuti? Yung mabuhay ka ng isang taon sa mundong ito? O yung pumasok ka sa langit at mabuhay ng higit pa sa isang taon doon? Sabihin natin, ipapasyal tayo ngayon ng Diyos doon sa langit. Ipapasyal na tayo doon sa langit. Ito'y magiging napakadakila, mga libo-libong mga anghel, mga kalwalatian ng Diyos. Tapos, ano yung isasagot mo kapag tatanungin kang, gusto mo pa bang bumalik sa mundo o mamuhay dito ng patuloy? Pagkatapos niyang ipakita yung lahat ng mga iyon, subukan mong sagutin ito. Mag-iisip ka pa po ba? Nakakatakot kung titingin ka pa sa mundo samantalang nasa kaharian ka na ng Diyos. Pamanhin po para sa sasabihin ko, sa mahabang panahon na nakalipas, nung ako po ay nag-evangelize, natulog ako ng isang gabi sa isang bahay sa Gunsan. Ang bahay ay natagpuan dun sa tuktok ng bundok. Subalit, ng hating gabi, nakarinig ako ng ingay mula sa baba at nang tignan ko, ito ay may panglingke pala dun sa may baba. Napakaingay po. Yung nagtitinda ng tofu, nagpapatunog ng bell, at biglang naisip ko pong dumumi. Doon po actually, yung kubeta po doon ay mga sinauna. Alam niyo po ba yung kubeta doon? Punong-puno po ng uod. Tapos sinabi nung anak na uod sa kanyang nanay, "Nanay, bakit dumi lang ang kinakain natin?" At sinabi naman nung nanay, "Huwag mo ang banggitin ang dumi kapag kumakain tayo." Ito po yung nakakatawang kwento. Subalit, hindi nila alam na madumi yung kinakain nila. Sila'y nagsisiksikan. Ito yung naisip ko, yung matao. Ay, nagsisiksikan sila para sa mabuhay ng gayon, maingay. Dahil nasasabik ako sa kaharian ng Diyos, sa biyaya at pagpapala ng Diyos, kapag tinitignan ko ang mundong ito, ganito ito nakakalungkot. Napakalungkot po. Mas matinding maging malungkot kapag nakatingin po tayo sa mundong ito habang nasa kaharian na tayo ng Diyos. Sa tingin ninyo ba, makakabalik pa tayo sa mundong ito? Ito ba yung panahon ng Arduous March sa North Korea? Napakalungkot sa China. Hindi langit sa mundo, kundi impyerno sa mundo. Tama po ba? Ang isang taong nakatakas mula po doon sa North Korea ay nag-i-enjoy ng kalayaan at gugustuhin pa pa niyang bumalik doon sa North Korea? Wala bang mga takas sa North Korea na narito po ngayon? Hindi ito may kukumpara doon. Habang naglilibot sa langit, paano kung may magsabi, gusto mo pa bang bumalik sa mundo? Ay, hindi na. Siyempre, hindi na. Gusto ko nang mabuhay dito ng patuloy. Subalit may nagsasabi, nakabili ako ngayon ng apartment na 150 square meters. Babalik ako dito pagkatapos kong mabuhay doon. At may nagsasabi naman, nakatakda akong ikasal kaya babalik na lamang ako at pagkatapos kong maranasan ang buhay mag-asawa. Gumawa kasi ako nitong, may nagawa kasi akong napakasarap na kimchi. Kaya babalik lang ako pagkatapos kong makain ito o matikman ito. Nakakatawa pong mga salita ito, mga kapatid. Pero hindi po dapat ganito.
Kapag tayo'y mapunta na sa langit, dapat ay magiging maluwalhati, walang hanggan, at paano nga ito maipapaliwanag gamit yung mga salita sa mundong ito. Hindi na natin maiisip na bumalik pa. Kaya nga doon sa ikalawang Korinto chapter 11, si Apostol Pablo ay nagtungo sa ikatlong langit. Patungkol sa ikatlong langit. Yung himpapawid kung saan yung mga ibon at eroplano ay lumilipad ay tinatawag na unang langit. At yung lugar naman kung saan yung mga bituin ay tinatawag na ikalawang langit. At yung espiritual na mundo sa itaas ay tinatawag na ikatlong langit. Ikatlong langit. Siya ay nagtungo sa langit at nasaksihan niya yung malwalhating anyo nito. Kung titingnan natin sa Apocalypse chapter 4, nakita ni Apostol Juan ang pangitain sa langit. Pagkatapos ang mga bagay na ito, tumingin ako at naroon ang isang pintuang bukas sa langit at ang unang tinig na aking narinig ay nagsalita sa akin ng gaya ng sa trompeta at nagsabing, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang bagay na kailangan mangyari pagkatapos ang mga bagay na ito. At siya'y dinalang paitas. Nakita niya ito at noon ay nang makita ni Apostol Pablo yung nakakamanghang tanawin ng ikatlong langit, nagawa niyang maisulat ang 14 na aklat sa bagong tipan. Sinabi ni Apostol Pablo, sa Pablo kasi dumanas ng mga napakaraming kahirapan, kaya dahil dito'y ninais niyang magtungo na doon sa lalong madaling panahon. Yun yung sinabi ni Apostol Pablo. Maging ako. Ako rin po ay nananabik na sa araw na makaharap siya sa lalong madaling panahon. Ako ay nabubuhay pa rin sapagkat mayroon pa akong gawain na kailangan gawin sa mundong ito. Pero totoo po yung sinasabi ko sapagkat mayroon lamang gawain pa ng pagliligtas ng bawat isang kaluluwa sa pamagitan ng pagpapalawak ng ebanghelyo at pagbibigay lugod sa Diyos at pagluluwalhati sa Diyos. Mayroon bang panghihinayang kung tayo po ay pupunta sa langit? Kung iisipin natin po ito, gusto na talaga natin pumunta sa langit. Panginoon, kunin mo na ako pagkatapos kong magawa ang gawain ng itinalaga mo sa akin. Bago pa ako humina, bago pa ako mapunta dun sa ospital. Ganito yung isang maliit na hangarin na meron ako. Yung madala sa harapan ng Diyos agad pagkatapos ng aking tungkulin. Mga kapatid, hindi lamang ako, kundi maging kayo ay mabubuhay sa langit ng mas mahaba ng isang araw kung mabubuhay ka ng mas maikli ng isang araw sa mundong ito. Kaya nga tayo ay nananabik na dumating ang araw na iyon. Ang araw na ito ay ang araw ng pagdating ni Jesus. Ang unang pagdating ni Jesus ay nakapaloob sa pasimula ng kasaysayan ng sangnilikha. 2023, ibig sabihin 2023 taon na ang nakalipas, nang bumaba si Jesus sa mundong ito. Bago siya dumating ay tinatawag itong BC or before Christ. At lahat ng mga taon doon ay paurong na binibilang. Ang panahon pagkatapos ng pagdating ni Jesus ay tinatawag naman na AD o Anno Domini. Ito ay may kahulugan na bagong kasaysayan sa panahon ng Panginoon. Tinatawag din ito na pagkatapos ng pagdating ng Panginoon. 2023 na. 2023 na taon na nakalipas nang dumating ang Panginoon. At ang araw ng ikalawang pagdating ni Jesus ang araw kung saan matapos ang buong kasaysayan ng tao sa mundong ito. Doon sa Mateo 24:3, 'di ba? Ano yung mga tanda ng pagdating ng katapusan ng panahon? Yung kanyang pagdating o ang katapusan ng panahon ay pagkaparehas. May pagkaparehas. Kung ganoon, ano yung mga bagay ng tandang ito? Yung mga tandang ito ay nais sa katuparan ng lahat. At yung kamay ng orasan sa mundong ito ay hindi na nakaturo sa 90 segundo bago mag-12 a.m. Ngayon ay hindi na natin binibilang yung oras bilang minuto, kundi bilang segundo. Hindi ito sinasabi ng ilang manghuhula, kundi ng mga siyentipiko. Ang pagkalap ng lahat ng mga pangyayari sa mundong ito ay ito ay nagtatapos ng 90 seconds bago ang 12. Ayon kay Kissinger, ang US at China ay hindi magkakasundo sa kapayapaan sa loob ng 5 hanggang 10 taon. Hindi na nila magagawang sumuko pa at hindi na mapipigilan ang pinakamalawang malalang sitwasyon. Ito po yung World War III.
Ano po sa tingin ninyo mangyayari dito? Hindi po ito patungkol kung sino yung matatalo o mananalo. Ito yung araw kung saan babagsak ang sangkatauhan dahil sa nuclear war. Gayunpaman, ang huling araw ay papalapit na sa atin. Sabi sa 1 Corinto chapter 1 verse 7, kayo'y naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masumbatan sa araw ng ating Panginoon. Kailangan nating tumayo sa harapan niya ng walang kahihiyan. Natanggap natin yung kaligtasan at yung ating puso at pamumuhay ay kailangan mabago araw-araw. Pagdating sa mga bata, sila ay talagang nakatingin ng maigi sa kanilang mga magulang at ang kanilang nalalaman o ang kanilang iniisip, siya yung aking ina at siya yung aking ama. At nalalaman din niya kung sino naman yung kanyang mga tiyo at tiya kapag lumaki na siya. Hindi na nila nalalaman kung sino ang kanilang mga ate at kuya. Sila'y tumatay at umiihi at hindi pa sila marunong mahiya. Pero kapag lumaki na sila ng kaunti, sila'y nakakaramdam na ng pagkahiya. Alam na nila kung ano yung dapat nilang kainin, ano yung dapat hindi, at hindi tulad ng mga aso na kung ano na lamang ang makita ay kinakain. Habang lumalaki, natutunan na nilang itago yung kanilang kahiyan. Pumipili ng mga dapat at hindi dapat kainin, nalalaman din kung gusto ba o ayaw ng iba. Alam na nila kung paano pasayahin ang kanilang magulang, gawin yung mga gawain at kapag sila ay mas malaki na, tinutulungan nila yung kanilang mga ama. Sila ay nababago. Maging tayo ay pagkatapos nating maligtas. Kaya nga, kung inyong babasahin doon sa 1 Pedro chapter 2 verse 2, sinasabi dito na sanggol. Gaya ng mga sanggol na bagong silang ay imithin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamagitan nito ay lumago kayo. Ano ba yung hinahanap ng mga sanggol? Naghahanap ba sila ng sigarilyo? Ano yung pinakamasarap na ulam? Hindi po. Hindi ko malilimutan kahit saglit na parang gatas ng bagong silang na sanggol. Ito yung dalisay at banal na salita ng Diyos. Ang matamis at mahiwagang salita ng Bibliyang ito. Ang salita ng buhay. Kay sarap ng isa-isa mong mapagtanto kahit may mga salitang hindi mo namamalayan. Naghahanap ba sila ng sigarilyo o kaaya-ayang mga pagkain? Hindi po. Tulad ng gatas para sa bagong silang na sanggol, hindi ko ito makakalimutan kahit isang sandali. Ang dalisay at espiritual na gatas ay ang salita ng Diyos. Ang Biblia ay napakatamis at misteryoso, ang salita ng buhay. May mga salita na maaring hindi natin naiintindihan, ngunit gano'ng nga kabuti na maunawaan ang bawat isa nito. Gaano karaming tao yung ipinanganak bilang tao, ngunit namumuhay ng tulad ng mga hayop at namamatay. May mga tao na parang mga hayop o mas masahol pa sa kanila. Pagkatapos mong matanggap ang kaligtasan, ang iyong katayuan ay patuloy na lalago tulad ng isang anak ng Diyos. Unti-unti tayong nagiging katulad ng Panginoon. At sa muling pagdating ng Panginoon, ang ating katawan ay magiging katulad niya. Kapag yung slug ay 7 taong gulang na, ito ay nagiging sikada. Yung mga slug sa Amerika ay nagiging sikada sa loob ng 17 years. Sa Animal Kingdom, ang slug na ito ay pagulong-gulong lamang sa tumpok ng mga tae ng hayop. Ngunit unti-unti, kapag ito ay 7 taong gulang na, nalalagas ang balat nito at saka lilipad palayo. Tapos lilipad po ito ng papalayo, mababago at lilipad. Pagkatapos ay kumakanta ito ng isang kanta mula dun sa tuktok ng puno ng wilo. Dapat din tayong unti-unting mabago. Sa Galacia 4:19, minamahal kong mga anak na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Naghirap si Apostol Pablo sa panganganak. Ang mag-evangelize ng isang tao upang maligtas ay hindi madali. Yung sibilisasyon, umuunlad po, sumasagana yung pamumuhay at umuunlad ang iba't ibang uri ng entertainment. Nagiging mas mahirap na po magkaroon ng kaligtasan sa mga araw na ito. Alam ninyo po ba ito?
yung pag-unlad ng sibilisasyon, agham at entertainment ay nakasanayan na ng mga tao. Ito yung nagpapahirap upang magkaroon sila ng kaligtasan. Yung sibilisasyon, agham o entertainment ay umuunlad at kapag nasanay na yung mga tao rito, hindi na nagiging madali ang paglaganap ng ebanghelyo sa kanila dahil itinuturing na nilang langit ang mundong ito na nagbibigay kasiyahan sa kanilang laman. Gayun din ang isang ina na nagpapalaki ng kanyang anak sa kanyang buong buhay. Ang mga magulang ay tila nabubuhay para lamang sa kanilang mga anak sa kanilang buong buhay. Kahit na pagkatapos nilang ikasal, nag-aalala sila kung ano, kung mabubuhay sila ng matiwasay. Sinabi ni Apostol Pablo dun sa Galacia 4:19, "Minamahal kong mga anak na para sa inyo ay muli ako nakakaranas ng hirap ng panganganak habang hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo." Gayunpaman, dapat tayong mabago ng walang anumang dungis sa araw ng pagbalik ng Panginoon sa ating puso at buhay ng paunti-unti at sa bandang huli, ang ating mga katawan ay magiging tulad din ng sa Panginoon. Katulad po ng malwalhating katawan ng Panginoon, gagawin tayong walang kapintasan ng Panginoon. Gayunpaman, paano nga tayo gagawing walang kapintasan? Nandun po siya sa verse 9 yung sagot. Sa 1 Corinto chapter 1 verse 9, "Ang Diyos ay tapat na sa pamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Tinawag kayo." Ibig sabihin, tayong mga naligtas. Tinawag kayo sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Tinawag niya tayo at iniligtas tayo. Gayun din naman, ang Diyos ay tapat na sa pamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak si Kristo Jesus na ating Panginoon. Matapos maligtas, meron tayong pakikisama sa Panginoon na nagligtas sa atin. Sinasabi ng mga tao na dapat mamuhay tayo ng sama-sama sa mundong ito. Kahit yung mga ibon, yung mga agila, ay kasama ng mga agila. Kalapati? Ng mga kalapati. Yung maya? Ng mga maya. Sila'y namumuhay kasama ng kanilang mga uri. Sa mundong ito, yung mga politiko, kasama ng mga politiko. Negosyante? Mga negosyante. Yung mga mandaraya, kasama ng mandaraya. Yung mga sanggano, yung mga sanggano. Yung mga drug addict, kasama nila yung mga drug addict. Kahit sa mundong ito, namumuhay yung mga tao ng magkakasama ayon sa kanilang mga kauri. Matapos nating maligtas, ano man yung kalagayan ng laman, gaya ng bansa, nasyonalidad, kulay ng balat, ito ay hindi mahalaga. Maganda, pangit, mayaman, mahirap, talented, ignorante, maganda manamit, kapos, hindi yun mahalaga. Sa 2 Corinto chapter 5 verse 16, "Kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sino man ayon sa pananaw ng laman, bagamat kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakakilala." Kung kilalanin yung tao ayon sa laman ay ayon sa ganda, sa kayamanan, edukasyon at pagkakakilanlan. Lahat ng iyon ay mawawala sa araw ng pagdating ng Panginoon. Kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman, bagamat kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakakilala. Alam ni Jesus kung bakit siya ipinagkanulo ng mga Israelita. Doon sa Isaiah 53, hindi po ba? "Sapagkat siya'y tumubo sa harapan nila na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat ng tuyong lupa. Siya'y walang anyo ng kagandahan man na dapat nating pagmasdan." Wala siyang anyo. Kung titingnan natin sa pamagitan ng laman, wala tayong makikitang kahit anong kagandahan kay Kristo. Ipinanganak siya sa kwadra. Tapos, lumaki siya bilang isang mahirap, anak ng mahirap na karpintero sa loob ng 30 years. Hindi siya nag-aral, nagtrabaho, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. At sa loob ng 3 at kalahating taon, inalagaan niya yung 12 mangmang at hamak na mga alagad. At isinawalang bahala siya ng mga Hudyo. Walang kagandahan na maibigan natin sa kanya. Kaya kung iguguhit ng isang pintor, iguguhit siya ng poging mukha.
Gayunpaman, ang sinabi ng Biblia, walang kagandahan na maiibigan sa Kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Hindi natin siya pinahalagahan. Pinagkanulo, pinatay siya, tinuya. Paano naman po si Pablo? Yung pinakadakila dito sa Bagong Tipan. Wala siyang pamilya, wala man siyang mapuntahan, siya ay mag-isa. Hindi maganda yung pananamit niya, nagutom, hindi siya makatulog at makakain, nanginginig sa lamig, hinagupit ng maraming beses, nakulong ng maraming beses, halos mamatay na siya ng maraming beses. Kung makikita natin si Apostol Pablo, maaring pangit po siya. Yung kanyang katawan ay may sakit, nanalangin nga siya sa Diyos ng 3 beses upang lumayo yung sakit sa kanya. Ngunit nang siya ay nanalangin, sinabi ng Diyos, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Bakit? Dahil nakatanggap siya ng napakalaking pag-ibig mula sa Diyos na maaring magbunga sa pagmamalaki. Kaya binigyan ng Diyos si Pablo ng tinik sa laman. Kaya maaring siya ay mayroong sakit sa mata. Kasi ito yung nabanggit dun sa Galatia chapter 4. Dahil mayroon siyang sakit sa mata, maaring may mga nana na lumalabas dito. Maaring hindi nila nais lumapit sa kanya dahil nangangamoy ito. Hindi natin alam. Bagamat ang aking kalagayan ay naging isang pagsubok sa inyo, hindi ninyo ako hinamak o kinasuklaman. Binigyan siya ng Diyos ng tinik sa laman dahil maari siyang magmalaki. Yung mga tinik ay masakit. Ngunit hindi tayo mapapatay nito. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Dahil maari ako maging palalo at mapagmalaki. Kung siya ay magiging mapagmalaki, iiwan siya ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya upang manatili yung kapangyarihan ng Diyos, binigyan siya ng kahinaan. Kapag ini-evangelize natin ng isang evangelist, yung maraming tao, siya ay mukhang malakas. Siya ay magiging mapagmataas at ang kapangyarihan ay mawawala sa kanya. Kaya madalas sinasabi ng mga evangelist, kung ikaw ay magiging mapagmalaki, nalalaman mong ikaw ay mamamatay. Sa tingin mo ay kumikilos ka gamit ang iyong sariling lahas? Kaya nga si Apostol Pablo, na ang pangunahin sa mga ito, ang sabi niya, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol na hindi karapat dapat na tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia. Sinabi ni Jesus, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Gaano nga makapagkumbaba si Jesus? Sabi, tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Kaya mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sino man ayon sa pananaw ng laman. Nakikipag-fellowship lang ba tayo sa mga magagandang itsura, sa mga mayayaman na kapatid, doon sa mga nakapag-aral? Sa mga kapatid lang ba na may special na kaalaman? Sa church, mayroong iba't ibang mga tao, ngunit lahat ay anak ng Diyos. Yung Diyos, yung Ama, at yung bawat kapatid ay anak ng Diyos. Kapag tayo ay pumunta na sa langit, sila yung makakasama natin habang buhay. Yung mas mahinang anak, sila yung mas mahal ng ina. Siya ay mas malapit sa anak na ito. Tama po ba? Mas malapit siya doon sa kanyang ina. Sa atin, mas interesado yung Diyos sa taong mas mahina. Dapat ay ganun din tayo. Kung yung mga taong may magandang buhay lang yung magtitipon at yung mga taong hindi ay isa sa walang bahala, iyon po ay mali. Ang Diyos ay tapat at sa pamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama sa kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Tinanggap ni Jesus yung lahat ng tao. Kaya ano yung fellowship? Ito po yung church. Tungkol sa fellowship, maraming Bible verses yung tungkol dito. Sa Filipos 1:5, dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Mula ng unang araw hanggang ngayon, tayo ay mayroong fellowship, banal na fellowship.
Ito ay totoong iba sa mga fellowship na meron tayo sa mga makamundong tao. Ano yung tawag sa fellowship na ito? Ekklesia. Ekklesia ang tawag sa church. Ito yung church. Sa Griego, ang ibig sabihin ng church ay ekklesia. Ibig sabihin ay inihiwalay na grupo. Matapos maligtas sa mundong ito, tayo ay inihiwalay sa mundo. Madalas sabihin ni Jesus, kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan ng parang sa kanya. Ngunit dahil kayo hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupulot sa inyo ang sanlibutan. Inihiwalay na grupo. Isang grupo na inihiwalay na pupunta sa langit upang matanggap ang kaluwalhatian ng Diyos. Ito yung tinatawag na church. Dapat maging malinaw ito, ha? Sinasabi ng iba kasi may magandang church building na silang nadaanan at sabi nila, wow, tignan mo yung church na iyon. Ang ganda. Iyon po ba yung church? Hindi po. Bago sinimulan ng Katoliko ang magtayo ng Catholic churches noong AD 300, wala pa pong church building. Doon sa Bagong Tipan, Aquila at Prisca kasama ng iglesia na nasa kanilang bahay, si Nympha, ang iglesia na nasa kanyang bahay, Arquipo, na kapwa naming kawal, yun po yung church. Sa mga bahay-bahay, yung Corinto Church, wala pong magandang church building. Ibig sabihin, yung mga banal na nagtitipon, yun po yung church. Ibig sabihin, yung mga banal na sa Corinto, banal na pagtitipon ng mga ligtas. Kapag sila ay nagtitipon sa baybayin, yung church na yun, yun yung church na nasa baybayin. Matagal na panahon nang nakalipas, walang maayos na lugar, kaya nagtitipon sila o tinitipon sila ng mga guro sa baybayin na para makapag-evangelize. Minsan sa isang bahay sila nagtitipon, sa isang maliit na bahay. Ito po yung church. Nagtitipon po sila sa isang lugar kung saan pwede silang makapag-evangelize. Minsan doon sa baybayin, minsan sa isang maliit na bahay. Ito po yung church. Noong panahon ng Roma, ang mga banal ay nagkakatipon sa mga catacombs. Ito yung iglesia. Ang iglesia ay nasa bahay at sinimpa at ang iglesia ang nasa kanyang bahay. Kaya't ang church building na ito ay mayroong pangalan na Seoul Central Church. Ngayon ay mayroong mga apartment, ngunit dati ay mayroong mga door plates sa bawat bahay. Ang pangalan na nakalagay sa door plate ay hindi yung gusali mismo, subalit yung pangalan ng nakatira sa bahay na yon. Kaya't dapat natin itong tawagin na church building. Matagal na panahon na, ang isang misyonaryo ay pumunta sa Korea, nagpatayo siya ng church building at tinawag itong chapel. Ito ang lugar kung saan nagkakatipon at nagpupuri sa Diyos. Kailangan maging malinaw ang tungkol dito. Hindi dapat sabihin na itinayo natin yung iglesia. Nararapat na sabihin na itinayo yung church building. Sinasabi ng mga tao, malaki yung church building, maganda yung church building. Ngunit yung totoong church building ay ang lugar kung saan nagkakatipon ang mga taong naligtas. Sa Biblia, sa mga gawa, ito ay tinatawag na sinagoga. Nangangahulugan itong bahay ng pagtitipon. Ito ay bahay kung saan ang mga tao ay nagtitipon. Ito po yung sinagoga. Yung mga Hudyo ay nagkakatipon dito sa araw ng Sabat at tinutunuturo yung kasulatan. Gayunpaman, ang iglesia ay ang tao. Ngayon, nalalaman ninyo na nangangahulugan itong mga ligtas na tao. Ang pagtitipon ng mga hindi ligtas na tao ay hindi church. Ito ay relyosong grupo lamang. Grupo lamang po. Dapat maging malinaw po ito. Yung church, ito po ay nangangahulugan ng ligtas na tao. Upang ipaliwanag ng higit po, patuloy ko pong sinasabi sa inyo, yung tingnan po natin sa Unang Juan chapter 1. Basahin natin yung Unang Juan chapter 1 verse 3 ng sama-sama. Unang Juan chapter 1 verse 3. Basahin natin ang dahan-dahan. Unang Juan chapter 1 verse 3. Unang Juan chapter 1 verse 3. Ipinahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig
upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at ang Kanyang Anak na si Hesukristo. Ipinahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Ito yung sinulat ni Apostol Juan, isa sa mga alagad ni Jesus dun sa 12 alagad. Ipinahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig. Kung ano yung sinabi ni Apostol Juan na kanyang nakita at narinig ay aming ipinapahayag sa inyo. Nangangahulugang yung mga ligtas na tao, yung pinagpapahayagan. Isinulat ito para sa mga ligtas na tao. Ipinapahayag po. Ang mga manginginom ay kasama yung mga manginginom. Nagkakatipon yung mga tao kasama ng mga kapareho nila sa libangan. Yung ating fellowship ay hindi ganito, ngunit isang banal na fellowship. At tunay na ang ating pakikisama ay sama at ang Kanyang Anak na si Hesukristo. Ang Diyos Ama ay ang nagmamay-ari ng fellowship si Hesukristo. At ang tunay na ating pakikisama ay sa Ama at ang Kanyang Anak na si Hesukristo. Fellowship kasama ng Panginoon. Huwag ninyo po itong kakalimutan. Magkaroon tayo ng fellowship ng magkakasama hanggang sa langit. Ngayon, tayo na mga ligtas na tao ay nagkakatipon dito. Tayo ay mga brothers and sisters na mayroong iisang Diyos Ama. Sa Efeso 2:19, kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga. Hindi na tayo panahuin, kundi tayo'y mga kapwa mamamayanan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Tayo ay mga mamamayanan ng langit at pamilya ng Diyos. Pamilya po tayo. Meron tayong isang Diyos Ama. Sa Mateo 6, sinabi ni Jesus, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit. Ama naming nasa langit. Mga taong tumatawag sa Diyos bilang Ama. Tayo ay mga brothers and sisters. Tayo ba ay mga literal na mga brothers and sisters lamang? Tayo ay mabubuhay sa langit ng magkakasama magpakailanman. Bago tayo tumira sa langit, tayo ay dapat na tumira ng magkakasama sa mundong ito. Dapat tayong umibig, tumulong, at hawakan ng bawat isa. Ang lahat ng pamilya ay hinahawakan ng bawat isa. Ang mga brother ay hinahawakan ng mga nakakabatang brother upang tumulong. Ang fellowship ay kasama ng Ama at ang Kanyang Anak na si Hesukristo. Ang pagkakaroon ng relasyon ay kapareho ng pagkakaroon ng fellowship. Sinabi ni Jesus, manatili kayo sa akin. Ang nangangahulugang manatili kayo sa fellowship. Hindi dapat tayo umalis sa fellowship. Pwede bang iwan ng anak ang kanyang magulang? Yung pag-alis sa fellowship, ito ay ang pag-alis sa Panginoon. Ang kasaganahan at biyaya ng Diyos ay nasa fellowship. Ang Espiritu ay kumikilos dito at nag-iingat, namamahala at gumagabay sa iglesia. Anong mangyayari kapag umalis ka sa pagtitipon? Hindi tayo maaring mamuhay ng Kristiyanong pamumuhay na nag-iisa. Huwag ninyong isiping ligtas na tayo, kaya tapos na. Hindi po, at kayo'y mag-isang nagdarasal, magbabasa ng Biblia mag-isa, mamumuhay sa pamagitan ng salita ng nag-iisa? O, Deacon, saan ka nagpunta nung linggo? Hindi kita nakita ng 2 linggo. Ay, nagpunta kasi ako sa Jeju Island kasama ng mga kaibigan ko. Gusto ba ninyo rito? Ganito ba ninyo ninanais ang mag-travel? Gusto ba ninyong kumain, uminom at mag-travel kasama ng inyong mga kaibigan? At lumiban kayo sa fellowship para dito? Dapat nating malaman ito. Paano ang ligtas na tao ay makikisama sa kanila? Maari natin itong magustuhan bago ang kaligtasan, ngunit ngayon ay hindi na. Ngayon ay hindi na natin ito ninanais. Kapag ang mga ligtas na tao ay nagkakatipon at nagkakaroon ng fellowship, hindi na natin napapansin yung oras na lumilipas. Tayo ay masaya, nagpapasalamat at nagkakaroon ng fellowship buong gabi. Ang ating mga kabataan na kapatid ay madalas na umuupo dito. Tuwing Miyerkules, wala masyadong kabataan sa ibang mga churches. Hindi sila pumupunta sa church nang mayroong pagkukusa.
Yung mga kabataan sa mundong ito ay namumuhay ayon sa kanilang sariling kalooban, subalit sa ating iglesia, ang nakatalang bilang ng mga kabataang brothers at sisters ay 1,200. Nakita ba ninyo yung center para sa mga kabataan sa harapan ng ating church building? Ang ating young adult brethren ay nag-ipon ng pera para sa vision center. Oo, pati ang mga mas nakakatandang kapatid ay tumulong din. Pagkatapos ang Wednesday sermon, yung mga young adult group brothers and sisters ay ayaw nang umalis. Kaya pinapatay na nga lang yung ilaw para makauwi na sila. Ito ay nakakamangha, alam po ba ninyo? Hindi lamang po yung mga young adult, pati maging yung mga senior citizens. Tinatawag din natin silang silver group, tama po, kasi nga yung buhok nila ay silver na. Talagang dinanais sila magkaroon ng fellowship ng magkakasama. Sisters kasama ng sisters, brothers kasama ng brothers. At hindi lamang sa pamagitan ng grupo, kundi lahat tayo ay mayroong parehong pananampalataya at pag-asa. Kaya tayo ay nakikipag-usap sa isa't isa at hindi natin namamalayan yung oras ay mabilis na lumilipas. Ito ay fellowship. Ang fellowship, ito yung ating kaalaman at pananampalataya tungkol sa Panginoon ay unti-unting lumalago dito. Kung ang pananampalataya ay lalago, ang pag-ugali ay mababago ng paunti-unti. Siya rin yung magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan. Saan po? Sa fellowship. Dapat tayong manatili sa fellowship. Pagkatapos natutunan ang salita ng Diyos dito, ang kahulugan ng salitang church ay ang pagtitipon upang mag-aral. Bakit tayo sama-samang nagtitipon? Nagkakatipon tayo upang matuto. Nagkakatipon tayo upang pag-aralan ang salita ng Diyos. Upang magturo at matuto, tayo ay nagkakatipon na magkakasama. Kaya't ang oras ng sermon ay ang pinakamahaba sa ating iglesia. Ang isang tao ay pumunta sa church upang makinig ng sermon sa loob ng 20 hanggang 30 minutes lamang. At meron siyang plano na pumunta sa picnic sa hapon. Kaya nga lagi niyang tinitignan yung kanyang orasan. Iniisip niya, napakatagal naman ng sermon. At siya ay maaring magkasakit di kalaunan. Kaya kung maari, subukan niyo nang matapos ang mabilis. Totoo po. Sapagkat hindi nila kayang magtiis, kaya sila ay hindi dumadalo. Yung mga estudyante na nag-aaral sa paaralan hanggang sa gabi mula elementary hanggang sekundarya at kolehiyo. Bakit nga ba sila nag-aaral ng ganito? Nag-aaral sila upang magkaroon ng magandang buhay di kalaunan. Ngunit bakit boring kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos tuwing Linggo? Kung ito'y nakakabagot, gusto ba ninyong isabuhay ang buhay ng pananampalataya? Tuwing tumatayo po ako sa pulpito, hindi ko po nararamdaman yung oras na mabilis na lumilipas habang nagsisermon. Kahit na ako ay nagbabahagi lamang ng kakaunting salita, ngunit ang isa't kalahati o dalawang oras ay napakabilis na lumilipas. Ngayon din, nakapaghanda na ako ng maraming bagay, ngunit kakaunti pa lamang po yung aking naipapaliwanag. Totoo po. Tayong lahat ay dapat na magpatuloy sa pagtitipon at pag-aaral ng Biblia. At dapat tayong matuto sa bawat isa kung ano yung ating naunawaan sa pamagitan ng salita ng Diyos sa fellowship. Ah, tama iyon. Natuto tayo sa ibang mga Kristiyano na higit ng lumalago. Maaari natin silang gayahin ng higit at higit pa. Meron tayong maraming bagay na dapat matutunan. Kung ako'y nag-iisa, hindi ako matututo sa pamagitan ng aking sarili. Kaya sa katotohanan, ang salitang dapat tayong manatili sa Panginoon ay napakadali. Nangangahulugan itong dapat tayong manatili sa fellowship. Sa fellowship. Kaya't yung masaganang buhay ay maaring maibigay sa pamagitan po ng fellowship. Maari po sa ating maibigay ito at maari tayong makakuha ng kalakasan ng Diyos. Ang Diyos ay palaging nagbibigay. Tingnan natin sa Kolosas, sa Bagong Tipan po. Kolosas, chapter 2, verse 19.
Colossians chapter 2 verse 19. Colossians chapter 2 Colossians 2 verse 19 Colossians chapter 2 verse 19 At hindi kumakapit sa ulo na sa kanya ang buong katawan na tinutustusan at pinagsasanib sa pamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago ng paglago mula sa Diyos. Ang church ay nangangahulugang si Jesus ang ulo at tayo ay katawan. At tayong lahat ay tinatawag na iglesia, ang katawan ng Panginoon. Merong ulo at katawan, hindi po ba? Yung growth hormone ay tinutustos sa katawan mula sa pituitary gland. Ang lahat ay tinutustos mula po doon sa ulo. Yung nerves ay kumakalat sa katawan mula sa cranial nerves hanggang sa central at peripheral nerves. Nang ako ay mag-evangelize noon sa lugar ng Homan, nakita ko yung isang lalaki na tumanda. Ngunit kahit ang kanyang ulo ay pangmatanda na, ngunit yung kanyang katawan ay napakaliit. Siya ay hindi lumaki. Tinanong ko siya, ano yung rason bakit malaki yung iyong ulo pero maliit yung iyong katawan? Sinabi niya, nagkaroon siya ng operasyon sa lymph. Nagkamali yung doktor ng kanilang naputol na growth hormone. At ito ay naputol, kaya hindi na siya lumaki pa. Ang ulo niya, yung ulo lamang niya yung lumaki. Kahit na nagtutustos yung ulo. Si Jesus yung ulo at tayo yung katawan. Kaya nga doon sa 1 Corinto chapter 12 verse 13, sapagkat sa pamagitan ng isang espiritu ay binaptismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Grego, mga alipin o mga laya. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Yung mga Hudyo at mga Hintil ay magkaibang magkaiba. Mga alipin, yung mga laya, magkaiba yung kanilang posisyon. Gayunpaman, sa pamagitan ng isang espiritu ay binaptismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan. Ang taong ligtas ay iisang katawan na ngayon. At tayong lahat ay pinainom ng isang espiritu. Ibig sabihin, ang espiritual na biyaya ng banal na espiritu ay patuloy na ipinagkakaloob sa atin. At sa 1 Corinto 12:27, kayo nga ang katawan ni Kristo at ang bawat isa ay bahagi. Tayong lahat ay katawan ni Kristo. Ang bawat isa ay kamay, paa, mata, bibig. Na magtanong ako sa isang tao, anong posisyon mo sa church? Sinabi niya, sinabi ng asawang lalaki, ako ay daliri sa paa. Yung babae naman, ako yung kuko sa daliri ng paa. Mga kapatid, walang anuman ang hindi kailangan sa ating katawan. Kung merong malaking daliri sa paa, magiging mahirap ang maglakad ng normal. Maari naman nating isipin na hindi na natin kailangan yung maliit na daliri sa paa. Tama po ba? Pero kung wala itong maliit na daliring ito, magiging kakaiba ang paglakad ng isang tao. Mabilis siyang mabubuwal, kaya walang anuman ang hindi kailangan sa ating katawan. Si Jesus ang ulo at tayong lahat ay katawan ni Kristo. Bawat isa sa atin ay bahagi ng katawan na ito. May tungkulin ng daliri, yung paa, bibig, yung mata. Kaya nga, yung katawan ni Kristo at bawat isa ay mga bahagi. Ito ay tinutustusan mula sa ulo, subalit hindi kumakapit sa ulo ay nangangahulugan na isang tao na maaring umalis mula sa ulo upang mamuhay para sa kanyang sarili. Yung pag-iwan po sa church ay yung pag-iwan sa ulo. Kapag iniwan ang katawan ng ulo, ano pong mangyayari? Magiging itong walang kabuluhan. Hindi ito matutustusan ng anuman. Yung ating katawan ay dapat na nakakabit sa ulo at kumikilos ayon sa ipinag-utos ng ulo. Kapag ang ulo ay may iniisip, pinaplano at ipinapagawa, ang katawan natin ang kikilos ng maayos. Walang magagawang anuman ng nag-iisa. Lahat ay dapat na kumikilos ng magkakasama. Kung gayon, ang kalooban ng ulo ay matutupad. Hindi ko mapaglilingkuran ng Panginoon ng nag-iisa. Hindi ko rin magagawa para sa Panginoon kung ako ay mag-iisa. Kaya nga, sa Efeso 3:20, ngayon sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin.
Ang Panginoon ay nasa kaligitnaan natin at ang Espiritu Santo ay kumikilos sa atin. Hindi na ito magagawa, subalit magagawa natin. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Kung titingnan natin sa huling bahagi ng Efeso chapter 1, sinabi ng Biblia na tayo yung katawan ni Kristo at ang Panginoon ang siyang ulo. Opo, mula sa ulo. Lahat ng bagay ay nagmumula sa ulo. Kapag nag-utos ang ulo, ang katawan ay susunod at ang kalooban ng tao ay maisasakatuparan sa pamamagitan ng katawan. Ang ulong ito ay walang magagawa kung walang katawan at kung walang katawan, wala itong anumang magagawa. Ang puno ng ubas ay hindi mamumunga kapag walang sanga. Kapag ang sanga ay hindi nakakabit sa puno, ito'y matutuyo at mamamatay. Tama po ba? Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Pareho lamang ang ibig sabihin nitong, kayo'y manatili sa akin. Yung sanga ay dapat na manatiling nakakabit sa puno ng ubas. Pagkatapos, yung sanga ay makakatanggap ng mga nutrisyong nagmumula sa ugat at maayos na lalago. Ang puno ng ubas ay may haligi at maraming mga sanga. Ang mga ito ay nakapulupot actually po. Kung paano sa ibang mga puno, kung hindi sila namumunga, maaari nila itong gamitin pagtayo ng bahay o furniture. Subalit, hindi natin magagamit sa gayong layunin yung puno ng ubas. Kapag ang puno ng ubas ay hindi namunga, ang puno ay magagamit lamang sa panggatong. Ang mga sanga ng puno ng ubas ay nakapulupot. Si Jesus ang puno ng ubas at tayo yung mga sanga. Ang mga sanga ay tumatanggap ng nutrisyon mula sa ugat upang lumago at mamunga. Ganito ito piniliwanag ni Jesus. At si Jesus ang ulo at tayo ang kanyang katawan. Pareho lamang ang ibig sabihin nito. Si Jesus ang pastol at tayo ang kanyang mga tupa. Kaya nga doon sa Juan chapter 10 verse 16, kaya't magkaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ang pastor ay hindi ang pastol. Si Jesus ang mabuting pastol. Siya ang pastol na nag-alay ng sarili, yung sarili niyang buhay para sa atin. At anuman ang sinasabi tungkol sa taong nangangaral, si Jesus ang punong pastol at silang nangangaral ng salita ay mga munting pastol. Sila ay siya yung gumagawa ng mga gawain ng pastol. Ang isang pastor ay hindi dapat mag-isip na siya yung pastol. Napakaraming mga mabababang bundok sa Israel. Ang mga bundok doon ay maraming bakas ng daan. Ito yung mga dinaanan ng tupa. Nauna yung malaking tupa at sinusundan ito ng maliit. Pero yung pinaka nasa una nila ay ang pastol. Ang Panginoon yung ating mabuting pastol. Siya yung nasa unahan, silang mga naligtas, yung mga sumusunod sa kanya, at yung mga bago ay sumusunod din naman sa likuran. Kaya nga, magkaroon ng isang kawan na may isang pastol. Sila'y lumalago sa pananampalataya at sumusunod sa Panginoon at iba pang mga ligtas ay sumusunod din sa kanya. Kaya nga, ang sabi, magkaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Yung awit, number 23, ay kilalang-kilalang kabanata sa Biblia. Ang Panginoon ay aking pastol. Higit sa lahat, dapat tayong nasa kawan. Ang tupa ay hindi dapat iwan ang kawan. Yung pag-iwan sa kawan ay ang pag-iwan sa pastol. Ang mga bahagi ng katawan ay hindi dapat iwan ang katawan. Si Jesus ang puno ng ubas at tayo yung mga sanga, kaya dapat palagi tayong nakakabit sa puno ng ubas. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo. Kaya ang pananatili sa Panginoon ay napakahalagang bagay. Kaya nasa kanya ang buong katawan na tinutustusan
at pinagsasanib sa pamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago sa paglago mula sa Diyos. Ang buong katawan ay tinutustusan sa pamagitan ng ulo at pinalalago ito ng Diyos. Ito yung paglago ng pananampalataya. Hindi ito nangyayari ng pangbinsanan, kaya nga po ito ay patuloy. Sa pananampalataya ay lumalago ng paunti-unti. Ang paglago sa pananampalataya ay ang pagbabago sa ating pag-uugali. Kapag ang pag-uugali ay nabago, ang puso, ang pag-iisip, ang pananalita at ang kilos ay nababago rin. Ang mga ito ay nangyayari ng paunti-unti. At bilang isang Kristiyano na lumalago sa pananampalataya, inilalayo rin niya ang kanyang sarili mula sa kasalanan. Nakakapamuhay ba ang isang Kristiyano nang hindi nagkakasala? Nabubuhay tayo sa mundong ito na puno ng kasalanan, kaya hindi natin magagawang lubusang maging banal. Subalit kung paanong lumalago tayo sa ating pananampalataya, nakakapamuhay din tayo ng lubos, halos hindi na nagkakasala. Habang lumalago tayo sa pananampalataya, paunti-unti rin tayong mababago at mahihiwalay sa kasalanan. Paano nga ba ito naging posible? Ito ay naging posible kung tayo ay mananatili sa Panginoon. Kaunti lamang po ang nasabi ko tungkol ngayon po, gayunpaman, dapat na rin po nating tapusin yung sermon. Tapos na po yung ating oras, kaya ipagpatuloy na lamang po natin yung pag-aaral tungkol dito. Sa anumang sitwasyon, ang mga taong naligtas ay hindi dapat umalis sa fellowship. Manalangin na po tayo. Salamat po, mahabagin naming Ama na nasa langit sa pagliligtas mo sa amin sa pamagitan ng iyong banal na dugo at sa paghiwalay sa amin bilang mga banal sa mundong ito. Nagpapasalamat po kami dahil sa naging posible para sa amin na makatanggap ng masaganang supply ng buhay, biyaya at kapangyarihan ng banal na espiritu sa iyong banal na kawan. Salamat po Panginoon sa biyaya ng paggabay sa amin na makapamuhay na sumusunod sa iyong salita. Pakiusap, tulungan mo po kami na lumago sa pananampalataya sa ilalim ng iyong proteksyon, pamamahala at paggabay sa iyong banal na kawan at pangunahan kami na makatayong walang anumang dungis at walang anumang ikahihiya sa harapan ng iyong kaluwalhatian na darating. Gabayan mo po kami upang walang sino man sa amin ang umalis sa banal na kawan. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen.